kayo, mga Pilipino, mga kayo, mga tunay na Pilipino na may puso ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa, na nagmamahal sa Pilipinas. Ayaw ba nanay, ano, pwede ko na patawag na, hindi dapat. Ay, ganun tao mo. Ngayon pa lang. Ang dali lang ko na yung may kesin. Malaki po ang aking tiwala. Naparating na talaga ang araw na mararamdaman po natin na ang ating mga kababayan ay nakakaisa na. At sa pagtulong-tulong ng bawat Pilipino, sa pagtulong ng bawat Pilipino sa kanyang kapwa, sa paglabas ng puso ng Pilipino na nagmamalasakit. Lagi ko itong pinapalaman na talaga naman ang ugali ng Pilipino ay ganyan. Ang matugali ng Pilipino ay kapag nakita merong nahihirapan sa ipagtulong, ang ugali ng Pilipino pagka na may nakita ang kapwa Pilipino na nadapa, siya ay magbibigay ng kanyang kamay hanggang siya ay makatulong at makabigay ng kanyang ginhawa. Patuloy po ang ating pagsubok dito sa krisis na natin. Patuloy po dapat ang ating sakripisyo. Kaya kami po at nasa unity ay kami, hindi kami ang naging leader dito sa kinusan na ito. Ang naging leader dito sa kinusan na ito dahil hinunahan na ang bayan, ang puso ng Pilipino, ang pagmamahal ng Pilipino ay ang naging leader na itong kinusan ng pagkakaisa. Ngayon, umabot na tayo sa katapusan ng kampanya. At sa darating na Lunes, ay tayo po ay magdidesisyon na. Papasyahan po natin ang ating mga kandidato at mamimili na po tayo kung sino ang nais natin mamuno para sa susunod na 6 na taon. Kaya naman po, ito pong halalang ay magiging isa sa pinakamakabuluhan na halalang na ating makikita sa buhay natin. At pagdating ng Lunes, pag inyong pagbato, ipaalam na ipalaban ninyo kung ano ang tunay na tinig ng Pilipino. Iparinig natin sa lahat dito sa Pilipinas, iparinig po natin sa lahat sa buong mundo kung ano man ang nasa puso ng Pilipino, para lagi natin isisigaw at lagi natin ipagmamahal at lagi natin iwawagayway ang ating bandila ng Pilipino. At sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas mo ko kahit kanino. Itong kinusan na sinimulan ng taong bayan, itong kinusan na ipagpatuloy, papagpatuloy ninyo ang bawat mamamayang Pilipino, yan po ay magbibigay sa atin ng pag-asa ng kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang dalawang taon. Kaya sa darating na Lunes, nasa kamay ninyo ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas.